Welcome back ulit sa pag-channel mga boss, mga ma'am, sir. For this video na naman, magkakabit na ako ng bug meter dito sa motor ko. Yung bug meter pala ito is nabili ko siya din sa Shopee, 100 plus. Ilagay ko lang yung link sa baba para kung gusto nyo umorder, diretso na kayo dito sa Shopee. Itong bug meter na ito is wala naman siyang brand. Hindi ko lang alam kung matibay or matagal din ba siya. Pero ito yung ilalagay ko dito or kakabit natin. Kasi para mamonitor natin yung charging system ng motor natin at saka yung lifespan ng battery natin. Kaya kailangan mamonitor ko kung ilang volt tayo lagi or ilan yung nag-charge lagi sa motor natin. So ikakabit muna natin siya dito. Pero bago natin siya ikabit sa motor natin, hanapan muna natin siya ng magandang pwesto. O kaya isubok muna natin siya kung gumagana ba siya or hindi bago natin ikabit dito ng diretso na. So, subukan muna natin siya, testing dito sa battery natin kung gumagana ba yung bug meter natin. So, ito yun niya. Ito siya mga boss. Ang ganito. Ito na yung tatak niya. Tapos meron din siyang tracker. Ito, ang side mirror. Saka meron din siyang ito, plastic. Para pang clip siguro ito. Para makaganyan siya doon kung saan mo siya ipipis ito. Tapos ito, maganyan siya. Tapos yung isa naman, ito yung pwede dito sa side mirror natin. Kasama niya na ito siya. Ito yung kasama niya. Yan, yung bug meter natin mismo. Tapos yung may bracket siya. Tapos, ito pa ulit yung bracket niya. Pero kung hindi naman natin ito, pwede sabay mo na gagamitin. So, pipili lang tayo kung ano dito. Depende dito sa posisyon ng paglagyan natin. Pero ito muna yung bug meter natin, isubok mo natin sa battery kung gagana na siya bago natin ikabit doon sa harapan ng motor natin. Isubok mo na natin siya dito sa battery ng motor natin kung gumagana ba ito o hindi bago natin ikabit. So yung bug meter natin, ito kung wala na ito mga mabusot. Itong kulay black at kulay red. Yung kulay red, ito yung positive niya. Tapos itong kulay black, ito naman yung negative. So isubok natin kung gagana. Itong kulay red, lagyan natin dito siya sa positive, tapos yung ito. Yung kulay black naman ito yung negative natin or ground natin. Yan, may reading siya. Ito yung kulay niya, kulay blue. So ibig sabihin gumagana yung bug meter natin. Ngayon hanapan natin siya ng pwesto dun sa harap para doon natin siya ikabit. Ito rin yung harapan ng motor natin. Ito yung mga gagamitin natin. Ito yung may bracket na siya. Ito yung pwede pang side mirror. Tapos ito yung isa pa yung may clip lang. Tapos may kasama siyang panel ito. May screw. Sige, para yung dito sa dalawa. Ngayon, pwede naman tayo maglagay dito mga motor dito. So paglagay natin siya, ano yung palabasan niya. Tapos ito naman yung side mirror, pag dito naman siya. Ngayon, pagka dito kasi ako maglagay ng bug meter ko, mangyari kasi magbubutas tayo dito para sa lagay niya yung screw dito sa bracket niya. Kasi yung nakapangin na yung magbubutas dito, kaya gawin ko dito na lang kumalagay sa side mirror. Pag dito kasi sa gilid, ganyan yung kalabasan niya. Pero pagka dito naman ako, ganyan siya. So gagawin ko dito na lang ako maglagay. Ganyan ko na siya dito. Ngayon dahil wala mong thread dito sa side mirror ko sa taas. Ngayon ko ipalito siya dyan. Kahit na medyo malwag siya dito sa taas, lalagyan ko na lang siya ng tubo na adhesive tape dito para delicate siya dito.
So, isa natin magkabit mga ma'am, sir. Tanggalin muna natin ito. Ayan. Ito yung sa kauling ko. Tanggalin ko na rin siya. Pero kung gusto nyong dito lang kayo gumalaw, hindi naman yun na huwag nyo nang tanggalin ito. Kasi nung mahirapan kayo magtanggal dito siya banta. Dito. Masahit kasi siya dito pag tinanggal natin. Kaya para mas madali para sa akin, tanggalin ko na lang muna lahat ito. Tapos ito, para makita natin yung wiring sa loob. So ito na mga ma'am sir, tanggalan natin yung front cowling natin sa dito. So hanapin na natin kung saan pa natin ay magkakabit itong wiring ng boat meter natin. So hanapin natin dito, pwede rin tayo dito mag-tap dito sa solid black wire. Ito yung accessories wire ng motor natin. Pwede natin dito ilagay yung capacitive. Tapos yung itong kulay black naman, ito yung negative ng battery natin. Ito yung dapat i-connect mo sa negative or body ground. Kaya yung pula na to, pwede nyo siya i-connect dito sa solid black wire, dito sa wire natin, dito sa harap. Yan. Kahit saan dyan basta solid black wire, accessories wire yan. Subukan natin gamitin ng T-slide. So yung T-slide, ilagay natin dito sa body ground natin. Iyon natin yung susi. Tapos itong black wire ito, subukan natin dito. Ito isang wire dito sa harness natin. Ito ipapunta dito sa brake light switch natin. So tusukin natin siya kung ilaw. Pag umilaw ito, ibig sabihin, live wire siya. Ibig sabihin yun yung accessories wire. Subukan na natin. Yun. So umilaw yung t-shirt natin. Basta ito yung black wire natin, pwede tayo magkukunik dyan ng boot meter natin. Pwede tayo yung black wire dito sa kabila. Yan, ready natin. Yan, umilaw din siya. Yan. Yung mga yan is ano natin siya, accessories wire yung solid black natin. Pwede tayo magkakabit dyan ng positive natin ito. Tapos, ito yung isa pwede rin siya, body ground. Or maghanap kayo ng green wire. Ito yung positive, ay ito yung negative natin. So hanapan natin siya ng magandang pisto. Kasi dito ko siya ilagay. Ilagay siya sa side mirror, tapos ito yung haba niya. And gawin ko na lang itong positive ng foot meter natin. Kunin ko siya dito. Ang pumalag ako dito sa solid black wire. Pasigurado, gumamit na rin kayo ng T-slide mga ma'am sir para at least hindi kayo magkakamali dun sa paghanap ng negative or positive. Kaya ito yung solid black wire natin. Ito yung positive natin. Dito natin yung kulay red ng foot meter natin. Magpabalat lang tayo dito. Ay, subukan natin ulit gamitan natin sa slide. Yan, yung love siya. Pagka in-off natin yung ignition key natin, matali siya. Or gusto ninyo yung mga ma'am sir, pwede rin dito. Ito yung ignition natin yan. Ito yung ignition yan. Yung galing dito sa ASUS yan natin. Dalawang wire yan. Yung isang wire na yan is naka-drift na siya sa battery. Tapos yung pero dumadaan naman niya sa fuse. Tapos yung isa naman, yan yung accessories wire natin na magkakaroon na siya ng power pagka mag-mission switch tayo. Pwede rin tayo dyan. Yan. May nakaready na nga ako mga ma'am sir. Kasi ginamit ko yan siya dito sa charger ko. Yun. Kaya gagawin ko naman siguro hindi na ako magpapalit dito sa taas. Hindi na ako magpapalit dito. Kaya ako lang siya yan nakaganyan. Gawin ko na lang itong magkukunik. Yan. Yan, itong magkukunik yan. Yan yung papunta doon sa ano ko, battery charger or CP holder ko. Yan yung isa body ground yan. Naka-clip niya siya dito sa body ground. Tapos yung isa, nakadiretso siya dito sa ignition key ko. Yan yung lusot din ng accessories wire. So magbabalat na lang ako dito. Tapos
Itakin natin yung wire ng voltmeter natin. Magdudugtong na ako ng wire para abot siya dito. Ito na mga... So ito na mga amsor, nakabit na natin. Ito yung voltmeter natin. Kinubira ko na siya. Ito. Yung isang wire niyan, ito yung operating. Ito yung nakakunik dito. Ayan. Nakakunik siya sa body ground natin. Nakabrand yung body ground siya. Tapos yung isa naman yung karuto nito yung telepula. Ito naman yung isang wire na papunta dito. Papunta dito sa ignition key natin. Ignition switch sa likod. Yung isang wire doon, yun yan nakatap. Yun yung pupunta accessories wire. Ito yun siya naman. So tapos natin i-on yung ignition switch natin. So yun gumana na yung bootmaker natin. Pwede natin siya ikabit ulit yung PRS natin tapos i-twist natin kung saan natin gusto ilagay. Ito na mga ma'am sir, nakabit na natin yung voltmeter natin tapos nakabit na rin natin yung mga clearings natin. Itutisting na itutisting na natin siya. Tapos ito yung voltmeter natin. Papansin nyo is maluwag pa siya kasi hindi ko pa siya nalagyan ng double adhesive dito. Yan. Lagyan ko siya ng double adhesive dyan ito para mag-fix siya na kaganyan. Kasi pagka dito tayo maglagay, magbubutas pa tayo. Sayang yung clearings natin. Kaya dito lang ako maglagay, lagyan ko na siya ng double adhesive. Kaya itutisting natin kung gumagana na yung voltmeter natin. Kung natin yung susi. So yun naman ma'am sir. Sana nakatulong yung video na ito sa inyo. Hanggang dito na lang yung video natin.